Infinix Smart 8 versus kay Tecno Spark Go 2024. Alin kaya ang pinakasulit sa dalawang smartphone na yan pagdating sa May 3699 SRP? For this video, alamin natin kung sino ba sa dalawang smartphone na yan ang worth it bilhin pagdating sa May camera, sa May display, sa May performance sa games, at overall ng mga specs sila. Starting sa mga package nila, pareho sila na mayroong Type-C na charger at case na kasama. Pero jelly case yung kasama ni Tecno at hard plastic case naman yung kay Infinix. Sa design naman nila, depende na ito sa may prepared natin at sa kulay na gusto nyo. Pero para sa akin dito ko kay Tecno. Dahil kung titignan nyo nga silang maigi, pares na naman sila sa may design nila. Dito lang sila nagkaiba sa may LED flash nila. Parehong 10 mas ang support nila sa may charging speed. Perfecto sa mga mahahabang pasensya dyan. Na kahit nakaligo ka na at nakakain ka na, siguradong hindi pa rin sila full charge. Sa may display naman nila is pares sila na mayroong 6.6 inches. IPS LCD display na naka 90Hz refresh rate at 720p na resolution at punch hole na camera. Pareho sila na mayroong dual camera na mayroong 13MP na main camera at 8MP na front selfie camera. Ito yung mga sample picture nila. Almost identical naman yung mga picture nila dito guys. Pero kung titignan natin na mas maigi, mas makikita natin na mas maganda at mas detailed itong picture ni Infinix compare kay Tecno. Basta maliwanag yung lugar, goods naman silang parehas dito para sa akin. Parehas nga sila na mayroong Unisoc T606 na processor. Ito yung mga settings sila sa may Mobile Legends. Pareho sila na mayroong ultra graphics at super na refresh rate sa mga settings sila. Pero pahit naman na naiba yung mga settings sila dito na kahit di sila naka-super. Still naman 6/3 pa rin ang gameplay nila dito. At pareho namang smooth dito yan si Infinix na kasi Tecno. Makakapaglaro naman kayo ng Mobile Legends dito kahit pa paano mas maayos. Even sa may UI pala nila guys, pares pa rin sila sa may home screen, sa may settings, sa may notification, sa lahat guys. Dili isa lang naman ang may-ari ng Tecno sa kanang Infinix, kasama rin si Itel. Sa may mobile data speed naman nila, ito yung sample nila guys. Halos pares lang to para sa akin. At butis meron pa silang 5GHz sa may wifi nila, silang dalawa guys. Isang pinagkaiba nila is naka dual speaker si Tecno at naka single speaker lang si Infinix. Actually, naka 364 lang itong si Infinix Smart 7 ko ngayon, pero meron din siyang 4128 na version. Dahil naapektuhan yung settings ng Call of Duty dito, dahil naka low graphics nga lang si Infinix. Habang naka medium graphics naman si Tecno, dahil nga naka 4GB siya. Okay naman ang performance nila dito, parehas sa may multiplayer, huwag nyo lang subukan sa may Battle Royale. Sayang lang ang oras nyo guys. Dahil pareho na silang live dito pagdating nga sa may Battle Royale, itong si Infinix sa kasi Tecno. May napansin lang pala ako dito kaila Infinix. Kay Tecno sa akin, Itel. Kung nirarank natin ang tatlong smartphone na yan, pinakapangit para sa akin itong pinakaunang lumabas na si Itel A70. Dahil siya mayroong pinakamahinang processor, pinakamahinang specs din, at pinakamabagal sa may wifi niya dahil wala nga siyang 5GHz sa may wifi. Pangalawa nga si Infinix Smart 8. Siya rin ang pangalawang lumabas sa tatlong smartphone na yan at mas maganda na ang specs niya compare nga kay Itel A70. Tapos pinakasulit nga dito at pinakahuling lumabas si Tecno. Dahil naka dual speaker na nga siya at naka single speaker lang si Infinix. Kung baga na lumabas nga si Itel, ito totoo naman maganda siya para sa may 3.5 na SRP dahil nga naka 4128 agad. Tapos biglang lumabas nga si Smart 8 after na ng ilang linggo at mas maganda ang overall na specs niya compare kay Itel. Tapos bigla naman lumabas nga si Tecno na mas maganda rin kay Infinix Smart 8. Kung baga imagine nyo lang guys, nag-iipon ka pambili ng smartphone tapos bigla ka na hype sa may Itel. Tapos ilang linggo lang is biglang lumabas si Infinix Smart 8 na mas maganda. Tapos biglang nga lumabas si Tecno ngayon. Nakakapanghinayang lang kung nakabili ka nga ng Itel. Tapos biglang nga lumabas yung mga kasunod na mga smartphone na yan. Dahil nga mas mga worth it sila. Kaya sa mga nag-iisip bumili ng Itel ngayon, obvious na to guys. Para sa akin di na siya worth it. At pinakasulit sa tatlong smartphone na yan, is si Tecno na pinakasulit sa kanila. Sunod si Smart 8. Si Itel naman huwag nyo na subukan guys. Sayang lang yung pera nyo dyan. Like na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.